Hi guys, so gusto lang namin ipakita sa inyo yung 3 different grips ng karambit. So yung number 1, yung most common na grip natin is yung normal grip. Okay, ito yung normal grip, reverse grip, extended grip. Kung ita-translate natin or kung i-compare natin siya sa knife, baliktad lagi. Ito yung reverse grip ng knife, ito yung normal grip ng knife, and wala siyang extended grip. Okay? Yung special grip na extended grip, ito yung pinag-uusapan sa iba't ibang system ng FMA. Kasi, yung iba, hindi sila naniniwala sa extended grip. Kasi yung reason is, pag nilalaro mo yung karambit, may tendency talaga siyang mahulog. Okay? Pero, sa atin kasi, laging dumidepende dun sa training mo, dun sa karambit. Kung pagwito pa lang sa pagte-train, talagang malaki ang possibility mahulog. At saka lalo na kung talagang pinaglalaruan mo siya. Anong ibig sabihin na pinaglalaruan? Kasi yung iba, ang ginagawa, napakaraming ikot bago itama. Hindi naman talaga ganun yung purpose ng extended grip. Okay? Ipapakita namin muna sa inyo yung nagagawa ng extended grip. Okay, Kaji? Ready to tayo para hindi silaw. Okay. So, nasa normal grip ako ng karambit. Ang gagawin ko dito, muna, ay hindi ko ipi-flail. Normal grip lang lahat. Okay? Ang gagamitin kong karambit is double blade. So, mas preferred namin yung double blade kasi namamaximize namin yung usage. Merong inner edge, merong outer edge. So, kuwari, sasaksak siya, meron ako yung inner edge ko tumama. Yung outer edge ko tumama. May control ako dito. Pag iniwa ko to, punta ako dito, inner edge na naman. Okay? So, may inner edge na naman ako. Tumama doon. So, normally, ayan, punta dito, kuha dito, outer edge naman ang ginamit. So, naglaro lang tayo sa isang grip. Okay? Ngayon, yung extended grip, saan ba natin ginagamit? Or bakit natin ginagamit? Halimbawa, ito ang best way dito. Ang best position. So, saksaka sa akin, same lang din, nagsaboy ako or naggunting ako, kumuha ako dito. Ngayon, ang gusto ko, i-cut yung neck niya na nandito. Napakahirap para sa akin mag-cut ng papunta dito. Kung mapapansin nyo, yung motion ng aking kamay, pumupunta sa akin, which is very awkward at saka very dangerous, lalo na kung mabilisan, baka matamaan ka pa. Okay, dito nag-a-apply yung extended grip. So syempre, pag nag-extended grip ka, kailangan mong i-flail yung karambit mo. So paano yung flailing? So yun ang flailing. Ngayon, nasa extended grip ka na, madali mo na ngayon makakat yung portion na to, yung part na to ng neck. Okay, so ang extended grip pala ay nagagamit pag nasa alanganing position ka. Okay? Katulad ng halimbawa, pumunta ako dito, instead na hiwain ko siya dito, gusto ko siyang hiwain dito, ang gagawin ko ba? Maghuhuk ako para lang mahiwa yon. Hindi. Gagamitin ko yung extended grip. So, extended grip, may flail ako, eto napakadali na. Kumbaga, parang convenient na sa akin na magamit yung extended grip. So again, kung gusto nyong gumamit ng extended grip, kailangan nyo siyang i-practice. Huwag nyo siyang iikot-ikuting ganun, tapos tsaka nyo siya itatama. Talagang, lalo na kung yung ring nyo ay mas malaki dun sa inaasahan yung sukat ng kamay. Okay? Kung gagamit kayo ng karambit, yung tamang-tama lang na sukat dun sa kamay, yung ring. Okay? Kasi unang-una, magkakapaltos yan. Pag malaki, magiging wild ang takbo ng karambit nyo. So, kailangan nyo i-consider yon. Ngayon, ito pang flail, ano ba ang intention niya? Para lang buksan ang karambit, para maging extended siya? O meron pang ibang purpose tayo? Dito, pag nagpe-flail tayo, kasi hit ang flail. Okay, hindi siya basta in-open up mo lang ang karambit mo. Hindi. Hit din siya. Kaya kung mapapansin nyo, saksak, same pa rin, kumuha ko doon, iniwa ko dito, ito ang flailing.
ang intention ko is to hit the temple or hit the face. So, para lang maging safe, magdi-distansya lang ako, pero talagang dun ang tama niya. Okay? Ngayon, siguro yung iba is skeptical. Masakit ba yun? Ano ba? Kumbaga, delikado ba yun? Ngayon, gagawa tayo ng test. Mamaya ipapakita namin sa inyo. Hindi pa rin natin na, kumbaga, nasubukan ito. Ipapakita natin kung gano'ng kadelikado yung baby. Okay? Ang gusto lang namin iparating sa mga nanonood sa atin, sa mga nagpa-practice ng karambit, meron kayong isang weapon. Isipin nyo lahat ng pwedeng nyong gawin sa weapon na yan. Okay? Huwag kayong maging limited dun sa nakikita nating usual na gamit niya. So, kung nakikita nyo na isang blade ng weapon, ano ba maganda? Single edge or double edge? Diba? Kung paano natin mamaximize ang karambit? Kailangan bang dalawa ang talim? O talaga bang dapat curve na curve? O talagang merong patusok? Kasi, pwede nyo rin siyang gamitin as stubby. Pero dependent pa rin sa korte ng karambit nyo. Kasi yung mga traditional karambit, talagang for hooks. Okay? Ngayon, may mga lumalabas na parang semi-curve. So, meron tayong mga, kumari nandito tayo, minsan, titirahin to. Kasi may mga pantusog na siya eh. Or kumuha doon, sasaksakin dito. Although ito, kaya mo naman siyang iwain, kaya mo siyang saktan. Pero kung patusok sana to, magagamit mo yun talagang usage niya. Okay? Dumidepende pa rin sa klase ng karambit na ipapakita niyo or gagamitin niyo yung technique. Okay? So, ang advice ko lang sa mga practitioners na nagkakahilig sa paggamit ng karambit, kailangan maintindihan nyo kung ano ba ang purpose ng paggamit ng karambit. Tingnan nyo yung iba't ibang klase ng hugis ng karambit at ano yung gusto natin na kumbaga i-apply dun sa karambit natin. Okay, ngayon pressure test natin or pressure test, itetest natin yung strength test nung ating karambit. Ito, made of aluminum lang to. Medyo malaki lang siya, pero made of aluminum lang siya. Itetest natin kung ito ba ay kayang bumiyak ng nyog. So, meron tayong nyog dito. Tingnan natin kung kaya niyang i-break ito. Itong nyog na to. Okay, sa flailing, of course, hindi natin kailangan ng blades eh. Ang kailangan natin yung force ng binibigay ng flail. Okay? So, subukan natin. Mga mabibigat yon, mga mabibigat na pwersa, kaya lang, hindi nga din siya steel eh. Hindi siya steel. So, yung gaan niya, medyo lighter siya. Ano? Eh, magbibigay pa tayo ng isang ilang test. Okay? Okay. Sa 5 na trials natin, walang naging damage sa coconut natin. Hindi siya napasag. Okay? Pero, sa flailing, sa 5, 100% hindi rin nahulog ito. Okay, ibig sabihin tama yung aking paggamit ng karambit. Although yung result niya sa test gamit nitong aluminum, hindi siya kumagat dito. Siguro yung factors niya ay it's either magaan ng aluminum kaysa sa steel. Okay? And maaaring yung build ng katawan ko, kasi kung mas malaki ako, mas malakas din ang naibibigay kong power, di ba? So may mga factors yon. Pero kahit na ano pang factors nito, imagine niyo yung lakas ng palo ko na to, tumama dun sa ulo niyo,
So yun yung pagbabasihan natin kung ito ba ay iepekto sa atin, masasaktan ba tayo ito o hindi. Okay? So again, guys, yung karambit natin, pwede nating i-flail. Okay? Pwede nating gamitin 'to. Kailangan lang tama ang gamit. Hindi siya pwede na parang ganun lang, pinagsak mo lang na ganun, no? Kailangan talagang i-practice mo siya. Mag-aano pa ako ng mga ilang test, siguro mga 3 trials pa para dito. Open. On my last trial, nabiyak siya. Okay, papakita natin, ha. Okay, ayan, nakikita nyo yan, yung guhit na yan. Yan, papunta dyan. Nag-crack siya. Okay? So, ito yung proof na talagang yung meron talagang mga factors na nag-prevent na mabasag siya or hindi siya mabasag. So, after several trials natin, nabasag pa rin to. Hindi nga lang siya tutulo kasi okay guys, ito na pala to. Hindi ko lang, medyo sorry dahil malabo ang mata ko, ito biyak na pala to. Ito hanggang dito biyak na to. Ito may biyak dito. Ito may biyak. Ang gamit natin, okay, aluminum trainers lang. Aluminum trainers. Ibig sabihin, mas magaan to sa steel blade. Pero, di ba, even dun sa aluminum trainers, nabiyak natin itong napakatigas na coconut nito. Nahirapan pa nga ako kung tutusin. Pero so, wala pang blade. Imagine nyo kung itong flail na to ay tatama dun sa skull niya o sa temple. So, makikita nyo nga agad na siguro kayo na rin lang ang mag-judge kung effective ba ito o hindi. Pero dito sa test na to, sa amin na nakita namin sarili naming mata, nabiyak itong coconut, and at the same time kahit na anong lakas ang ginamit natin, hindi tumalsik yung ating plate. Kasi sabi kasi nung iba, kaya nga may ring kasi para ito lock. So bakit mo siya i-flail? Binibigyan mo lang ng tendency yung karambit na lumipad or mangulog. Okay, pero katulad ng sinabi ko, depende talaga sa paggamit nyo or sa pag-training nyo. Okay, pero again, hindi nire-respect natin lahat ng principle. Gamitin nyo siya ng nakaganito, walang problema. Mag-epektibo siya. Okay, epektibo siya. Makita nyo naman, effective siya. Gamitin nyo to, effective din siya. Ang principle lang ng laraw is, kung mamamaximize mo ang isang bagay, bakit hindi? Okay, so, yun guys, naipakita natin yung effectivity ng flailing or extended grip. So, sana may natutunan kayo dun sa video.